Let's go. Masyadong maano yung sunset, but it's nice. Ang chill nung place. It's really worth it to stay here. We are at Natal na Boutique Resort. This is the place. And malayo siya sa surf town. So, ang kalmado. Alam niyo yun. And yun yung gusto ko sana for this trip. In the room, nag-rest na kami. Cause like I said, wala kang tulog. So, the whole day medyo lutang talaga kaming dalawa. But tomorrow, I'll try my best to vlog as much as I can. But yeah, tomorrow, I'll share more details about the trip, like where we booked. Cause lilipat kami ng place tomorrow. Good night! Hi guys! So, sadly hindi na naman ako nakapag-vlog masyado, but we are going to check out na. Ito yung last view ng room. Hindi na talaga ako masyado nakapag-vlog kasi anniversary trip namin to ni JN. So, parang ayoko naman siya masyadong mahassle sa akin kung
content ako ng content. But basically, we're staying here at Tatal na. I like this place kasi para siyang house. And hindi rin masyado marami yung guests. Overall, I would rate the place siguro mga 8.5 out of 10. Mainly because hindi ka pwedeng kumain sa room. And hindi din pwedeng uminom. Parang if you want to have one-on-one wine night, ganon, kahit kung friends kayo, hindi kayo pwedeng uminom sa room. But I understand kasi baka iniiwasan nila na may masira, may matapunan, or whatever. So, understood naman siya, pero it would be nicer if kahit pa paano makaka-chill kayo sa loob ng room, diba, to eat. And siguro, isang kulang lang sa room is wala silang hair dryer. Yun kasi yung isa sa mga hinahanap ko sa room. Pero ang sarap ng sleep ko. And I'm someone na hindi masyado nakakatulog kahit anong ganda ng room ng hotel. Hindi ako palaging mabilis makatulog. Pero dito, nakatulog ako agad. Ang comfy ng bed nila. Going to check out and dilipat na kami sa La Union talaga, yung busy area ng La Union. I am doing again. I've been using the chapters every time you come in. Because I don't like meeting at home. Because gusto ko nagbabasa sa labas or nasa kami. Ngayon, ang goal ko is na matapos siya. Ito na. We're now checked in at our second place, which is Elia Villa, and we got a couple suite. Kasi dalawa lang naman kami ni Jayan, but the room is nice. We booked via Airbnb. I'll just leave the link below if you guys wanna book here as well. Ayun, they also have a pool and their own restaurant, so pwede na. How can we clear? Vitamin C lang yan. Parang ang dirty guys. Ang time is up. Ano kayo yung sauce? Binawa mong mili, no? Pizza yan.
Thanks. She woke up at around 5 a.m. to go to the beach. Pero around 6 na kami kapag-beach. We're sleepy pa. Can I have some? Thank you. Thank you. Thank you. Personally liked our first place more kasi it's so quiet and the beach is not crowded at all, as in sa inyo lang talaga yung beach. Sa pinagstayan naman namin dito, okay naman siya, pero crowded yung beach tapos yung mismong place. Okay naman siya, malinis, may pool, ganda yung room. Siguro the only thing is sa main road kasi siya, so maririnig niya talaga yung mga trucks, jeeps na dumadaan kahit gabi na. So, yun lang siguro yung downside nung place na. Pero, near the beach siya. As in, walking distance lang yung beach. And also, alapit ng places na usual na pinupuntahan. Sarap ng food dun sa Natal na. Ay, oo. Oh, naalala ko yung gulang ko dun. Yung seafood. Baked seafood. Termidor. Termidor? Tama ba? Hindi ko alam. Yeah, I highly recommend Natal na. Feeling ko mababalik kami doon anytime soon eh. Basta may, if time permits, babalik talaga kami. Bye! Hope you enjoy the vlog. Let's go!